ang nangyayari dito, mga katagumpay? Kasi kapag hinuli tayo ng LTO, hinuli tayo ng traffic enforcers, naka-ready na agad yung camera natin, ire-record na agad natin, ginagawa nating biro-biro, nababaliktad natin yung sistema, tayo yung nananalo, kakaawa naman yung mga enforcers na nagtatrabaho lang din na tulad mo. Okay? Kasi gusto ko maging fair dito, mga katagumpay. Kailangan mo pahalagahin yung mga LTO, yung mga enforcers or any LGU na government employee na gumawa ng batas, nagpapatupad ng batas, hindi yung i-video mo sila, ipopost mo sa social media, and the end of the day, yung mga nanonood ng video, one-sided sila, ang nangyayari, kinakampihan ka, mawawala ng trabaho yung LTO. Kamusta mga katagumpay? Welcome back to my YouTube channel sa mga may hilig sa motor dyan. This is your man, JTV again. Welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw ay maaga akong nagising, magsisix pa lang. Kasi marami ang nag-PPM sa akin, marami ang nag-i-email dahil meron tayong malaking problema. Nagulat din ako mga katagumpay. Sa mga nagdadrive dyan, kailangan yung panoodin tong video na to. Kasi napaka-importante nito. May bagong nilabas si LTO na bagong rules. Ipapakita ko na agad sa inyo para hindi na kayo nanghuhula. Kasi ibinaba na ng LTO mga katagumpay yung memorandum para sa 15 hours seminar ng mga bagong kukuha ng driver's license. Pakita ko sa inyo mga katagumpay, legit to, okay? Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo sa cellphone ko, ha. Ayan. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. Nakita nyo? The Land Transportation Office, LTO, stating among other things the requirements for acquiring student driver's license, a new stipulation is mandatory 15 hours theoretical driver, ayan, 15 hour theoretical driving course. Tapos, kung makikita nyo dito mga katagumpay, yun yung memorandum, di ba? Kung makikita nyo dito mga katagumpay, starting this April 2020. Okay? So, ayan. Balik tayo mga katagumpay. So, para mas maging malinaw sa inyo mga katagumpay, babalik sa inyo, papaliwanag ko sa inyo, ah. Balik natin sa autofocus. Kailalok pa, paintindi ko sa inyo mga katagumpay, ha. Hindi basta-basta tong rules na ginawa nila. Okay? Natakal ko na to before, noong nag-post ako ng video regarding dito. Kaya lang, nung time na yon, parang konting idea pa lang yung binigay nila. Pero alam ko na mangyayari ito ngayon, mga katagumpay. Kasi alam ko na ipupush nila to dahil pera na naman ang usapan dito, mga katagumpay. Bakit tayo mahihirapan, mga katagumpay? Papaliwanag ko sa inyo, ha? Bakit tayo mahihirapan? Nahanap tayo ng magandang pwesto natin na ilalagay natin tong camera ko para mas lalo nyong maintindihan. So, okay. Balik tayo mga katagumpay kasi sobrang importante nito para sa'yo. Kung driver ka at nagda-drive ka, importante itong sasabihin ko kaya tapusin mo to, video na to hanggang huli. So, papaliwanag ko muna sa inyo mga katagumpay. Huwag tayong magpa-focus doon sa 15 hours seminar. Mag-focus muna tayo doon sa 15 hours seminar, po-focus tayo doon sa nilalaman ng 15 hours seminar. Kasi hindi lang doon sa 15 hours seminar dapat ikaw mag-focus. Kasi yun lang yung hina-highlights ni LTO. Ngayon sa video ko mga katagumpay, i-highlights natin kung bakit nagbaba sila ng memorandum na meron tayong 15 hours seminar sa mga bagong estudyante. Kasi pera-pera yung laban dito. Kaya kailangan mo itong mapanood kung kukuha ka palang driver's license. At sasabihin din ako mga katagumpay doon sa mga datihan na meron ng driver's license na magre-renew dahil mahirap din to. Okay? So, siguro mga katagumpay, simulan ko muna doon sa mga datihan or yung mga license na katulad ko. Sa mga magre-renew, ito yung mangyayari. May tinatawag sila mga katagumpay na demerit system. Anong nilalaman ni demerit system? Meron tinatawag na grade, less, tsaka light points silang tinatawag na system dito. Okay, ano yun? Ngayon mga katagumpay, para mas malinaw, yung
yung points, i-assume nyo na na yun yung violation nyo na ginagawa. Okay? So, violation is equals to points. Si grave, meron siyang 5 points. So, yung grave, yung violation na grave, meron siyang 5 points. Si less, meron siyang 3 points. At si light, meron siyang 1 point. So, ipapaliwanag ko ng mas maliwanag, mga katagumpay. Kung ang lisensya mo ay merong 5 years validation, at dun sa 5 years validation mo, mga katagumpay, meron kang mga violation na ginawa na equals to points. Halimbawa, meron kang 10 points. I-co-compute yun ni LTO para sa next pagkuha mo, pag-renewal mo, yung sa violation mo, meron kang number of seminars na i-compute nila totally, total doon sa kukunin mong seminar. So, ibig sabihin, hindi dahil nag-renew ka, meron ka ng bagong lisensya. Hindi ganun. Magsa-seminar ka kung meron kang violation, yun yung kukumpute ni LTO. Mahirap, di ba? Bakit naging mahirap, mga katagumpay? Lagi kong sinasabing bakit mahirap. Unang-una, kaya tayo nagmumotor kasi para magkaroon tayo ng time pa sa family natin. Kasi ayaw natin na matatraffic, di ba? So, itong seminar, kung marami kang seminar points o marami kang violation, mas marami kang time na kumuha ng seminar. At malilesh yung time mo sa family mo. Diba? Okay, yun lang yung mga possible na mangyayari. Balik tayo doon sa 15 hours theoretical seminars ni new student. Okay, balik tayo doon, mga katagumpay, ha. Kay new student, alam naman natin, mga katagumpay, papaliwanag ko dito, na kapag ka, kukuha ka ng student, marami pang mga proseso na ginagawa, like, meron pang eye test, medical, etc., etc., which is hiwalay sa bayad mo ng pagkuha ng driver's license. Okay? So, ipapaliwanag ko, mga katagumpay, 15-hour seminars. Si LTO, hindi niya tatanggapin ang hindi accredited na school or na seminar. So, ibig sabihin, ito yung magiging problema, mga katagumpay, ha? Si LTO na nasa taas, papaliwanag ko sa inyo, si LTO na nasa taas, si LTO, meron niyang mga accredited school na pagsiseminaran natin. Kasi hindi lang naman isa si LTO na branch. Okay? So, may mga accredited dyan na school na pagsiseminaran mo na kailangan mong gugulin yung 15-hour seminar na hindi mo naman magagawa sa isang araw. Alam ko yan, ilang araw gugugulin dyan. Na kailangan mong attendan at yun yung ipapasa mo kay LTO. At ito yung magiging problema, mga katagumpay. Alam mo yung magiging problema? Yung mga school na yon, hindi libre yon. So, ibig sabihin, iba pa yung bayad natin sa seminar. Tsaka, bayad natin sa pagkuha kay LTO ng driver's license. Nagigets nyo ako, mga katagumpay. Nagigets nyo yung logic na ginawa nila. Hindi ko dinidiscourage or hindi ko dinidegrade yung mga taga-LTO. Ang sinasabi ko dito, mga katagumpay, it's about you, it's about me, and the new rules na ginawa nila. Ganun kahirap sa atin. For the time, for money na gagamitin natin. Hindi naman masama. Totoo yun. Hindi masama, mga katagumpay. Kasi magkakaroon ng magandang relasyon yung LTO tsaka ng driver tulad mo tsaka tulad ko. Bakit? Mas papahalagahan natin yung lisensya. Mas papahalagahan natin yung lisensya and more, mas papahalagahan natin, mga katagumpay, yung mga rules ni LTO na existing sa daan. Kasi kung madali natin makukuha yung lisensya, madali tayong makakuha ng lisensya, okay lang sa atin na mahuli. Kasi nga, hindi ganun kahirap pagkuha ng lisensya. Yun yung parang ipinupush ni LTO para magkaroon sila ng magandang relasyon sa ating mga drivers, which is good para sa akin. In other side, mga katagumpay, yung pagkuha ng lisensya at bagong new rules, magiging mahirap sa'yo at saka sa akin. Tama ba? Gusto ko maging open tayo dito, maging transparent tayo, mga katagumpay. Ikaw tsaka ako. I-comment mo sa baba kung ano yung mga opinion mo about regarding dito sa bagong policy ni LTO, mga katagumpay. Kasi magiging mahirap, eh. Halimbawa, ako na gusto kong maging driver, kukuha ka ng new student driver ulit. Sorry ah. Okay, nawala ako. Okay, balik tayo, mga katagumpay. Tulad mo at saka tulad ko, mga katagumpay. Kung gusto kong maging driver sa isang company, magiging driver ako kasi gusto kong maging driver at kumita ng pera.
mahirap para sa akin mag-start kung wala akong pera. Biruin mo, kung ang pera ko lang ay para doon sa lisensya, wala ko doon sa para sa seminar. Parang mahihirapan na akong kumuha, parang mag-iisip na ako, naku, another gastos na naman to mga katagumpay, another gastos na naman to. Eh, kulang nga yung pangbili ko ng bigas, kulang nga yung pangbili ko ng ganito para sa pamilya ko. Kaya nga ako kukuha ng lisensya kasi gusto ko maging driver, gusto kong kumita ng pera para magkaroon kami ng pagkain araw-araw ng pamilya ko. Yun yung iniisip ko dito, mga katagumpay. Ang iniisip ko, alam nyo mga katagumpay, no? Bakit hindi magkaroon ng libreng seminar para dito? Okay, hindi ko pinangungunahan yung sistema ng LTO, ha? Hindi ko pinangungunahan kasi wala pa naman silang nilalabas. Pero may memorandum na kasi. Pero walang rules, wala silang nilagay na itong seminar na to ay free, itong seminar na to. Ganun pa rin yung proseso kasi okay, mag-worry, ganto ganyan. Wala pa silang nilalabas na ganun, pero may memorandum na agad. Okay? This April 2020, ilalabas na yung memorandum ng LTO. Okay? So maraming magtatanong sa akin dyan, mga katagumpay, na saan mo nakuha yung information na yan? Saan mo kinuha yung information na yan? Nangunguna ka na naman. Mga katagumpay, kapag ka ang legit na website ay naglabas na ng information about dito, maniwala kayo at maniwala kayo sa akin. At kung walang nilalabas ang media ng maling information, yung mga nababasa natin sa Facebook, sa ganito ganyan, kasi iba na yung social media ngayon, ay confirm na yan, lalo na at kung may memorandum. Okay? Same lang yan sa mga kumpanya, mga katagumpay, ganun lang din. Pinupush nila yung ganito kasi para daw katulad sa ibang bansa na ganito ganyan, which is good naman. Ang winu-worry ko lang, mga katagumpay, dito ay yung mga Pilipino, syempre andito tayo sa Pilipinas, yung mga Pilipino, mga katagumpay, na syempre wala naman, tanggapin na natin tulad ko, wala naman talagang pera na pangbayad. Di ba, ang hirap naman talaga ng buhay ngayon. Napambayad dito sa driver's license, sa mga medicals, sa mga tests. Tapos meron pang 15-hour seminars na sobrang haba talaga. Napakahirap talaga, mga katagumpay. Para sa akin, tsaka para sa iyo. Biruin mo, kung malayo ka sa LTO, meron ka pang pamasahe. Eh, wala kang driver's license eh. Paano ka, kung magpahatid ka, okay lang yon. Eh, yung pamasahe, yung gasolina, di ba? Kasama yun. Kaya mahirap, mga katagumpay, na mangyayari na ganito. Hindi lang tulad dati. Kasi naukol kasi na na-open kasi sa social media yung madaling makakuha ng student license. Kasi nga, madaling makakuha, okay lang na mahuli ng mga enforcers. Di ba? Ng mga LGU enforcers natin. Kasi, guys, kung iisipin nyo, hindi natin pinapahalagan yung lisensya natin. Kaya nga tayo kumuha ng lisensya. Kasi para maging mabuti tayong driver sa daan. Para i-respect natin yung mga LTO. Alam niyo yung mga nangyayari dito, mga katagumpay? Kasi kapag hinuli tayo ng LTO, hinuli tayo ng traffic enforcers, nakaready na agad yung camera natin, ire-record na agad natin, ginagawa nating biru-biro, nababaliktad natin yung sistema, tayo yung nananalo, kakaawa naman yung mga enforcers na nagtatrabaho lang din na tulad mo. Okay? Kasi gusto ko maging fair dito, mga katagumpay. Kailangan mong pahalagahin yung mga LTO, yung mga enforcers or any LGU na government employee na gumawa ng batas, nagpapatupad ng batas. Hindi yung i-video mo sila, ipopost mo sa social media, and the end of the day, yung mga nanonood ng video, one-sided sila. Ang nangyayari, kinakampihan ka, mawawala ng trabaho yung LTO or yung mga enforcers. Ganun yung mahirap na sistema ngayon. Ngayon, magiging fair tayo. Okay? Subukan natin. Diba? Naghihirap kayo sa una, sige, i-video mo yung ganyan-ganyan. Ganyan yung magiging sistema nila. Yun yung pinapaliwanag ko dito, mga katagumpay. Sana naiintindihan nyo ako. Kasi, masakit para sa isang driver na tulad mo, tsaka sa akin, na mangyayari tong ganito. Pero, gusto kong intindihin nyo rin, mga katagumpay, yung sitwasyon ng mga enforcers tsaka LTO na they're just doing their job para mapabuti yung rules na ginawa ng LTO. Mga tagumpay, papaliwanag ko sa inyo dito, hindi lahat ng nagpapatupad ng rules sa daan o yung mga LTO na nakikita natin, hindi lahat sila kamote. Okay? Hindi lahat sila gago na iniisip nyo na ganito sila, namemera lang sila, nagaganto lang sila. Hindi mo lang matanggap
na meron kang violation that time, kaya nagbibideo ka. Ganun lang yon. Hindi lahat ng pagkakataon dapat ibibideo natin sila. Kasi mawawalan din sila ng trabaho. Okay, other side, ano, papakain nila sa pamilya nila kasi wala silang trabaho. Kasi tinanggal mo, pinahiya mo sa social media, pinatulpo mo. Diba? Ganun yon. It's about, pwede naman kausapin mo, sir, ano po bang violation ko? Hindi yung, sir, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Usap kayo sa tama. Diba? Mag-usap kayo sa tama. Ganun lang yun, mga katapo ko. Hindi yung nakita nyo lang sa social media na merong nag-post na ganito, may nag-post na ganito, gagayahin mo rin na ganito, ganito, walang kabagay-bagay. Eh, paano kung mag-trending? E di mawawalan ng trabaho yung ginawa mo nang walang konsensya. Diba? Ganun lang. It's about humanity, guys. Maging mabuting tao lang kayo sa daan. Yun lang yun. Alamin nyo yung mga rules. Alamin nyo yung mga dapat gawin. Kaya, meron kang karapatan kung alam mo yung mmga rules. Pero kung wala kang rules, kung wala kang alam, tulad dito yung mga sinasabi ko sa'yo, wala kang karapatan para mag-video na kung ano-ano dyan sa daan. Diba? Marami tayong page dyan. Nandiyan si Colonel Busita. Pwede mong tanongin. On time. Pwede mong tawagan. Na, Colonel, ano po bang nangyari dito? Ganto po yung nangyari sa akin. Ganto po yung binigay sa akin na violation. Tama po ba? Ganon. Hindi yung kinuha ka ng violation. Sir, ano po bang problema ko? Ganyan. Kayo po, hinuli niyo po agad ako. Siyempre, ang mapanood ng social media, ikaw kasi tama ka. Diba? Hindi ganon. So, ilang mga katagumpay, it's about money, tsaka time na may gugugol natin dito sa seminar, lalo-lalo na dun sa mga student na kukuha pa lang. Maging ready kayo, maging matalino kayo mga katagumpay, kung binaba na to. Actually, binaba na, may memorandum na, yung kasing effectivity sa April 22 na. April na, 2020. Effectivity yon. So, sa magtatanong sa akin, wala pa, hindi pa to approve. Approve na to mga katagumpay kasi may memorandum na. Yun palang effectivity sa April. Effective. Okay, magkaiba kasi yun. Approve na siya, effectivity sa April. Ipababa na siya in public. Okay? So, yun lang. Ready kayo mga katagumpay ko dyan. Mga katagumpay ko na kukuha pa lang ng lisensya. Saka dun sa mga magre-renew na tulad ko. Handa na ako. Pero, masaya ako kasi wala pa naman akong violation. Dun sa may mga violation, handa na kayo. Sa mga kukuha ng bago, handa na kayo ng pera, sigurado yung seminar, may bayad yun. Magkaiba pa yun mga katagumpay, kasi yung medical nga, mayroong bayad eh, di ba? So, handa kayo mga katagumpay. Nakakalungkot na masaya, kasi masaya, may bago tayong rules at magiging mabuti yung sistema ng LTO at ng student. Nakakalungkot kasi panibagong pera na naman yung gagastusin natin para sa mga bagong license at sa mga tanggapin natin kasi ibinabato, alam naman to ni President, alam ko. At makakabuti to sa atin sa Pilipinas para magkaroon tayo ng magandang sistema sa daan. Malalas yung mga aksidente. Okay? So, ayun lang mga katagumpay. Kung may mga comment kayo or may mali ako nasabi, i-comment nyo lang sa baba. Tapos kung medyo nayabangan kayo sa akin, pasensya na. Kasi nag-aalala lang ako sa mga kukuha ng lisensya. Kung nayabangan kayo sa video na to, okay lang sa akin yun. Thumbs up sa akin yun. Okay? Kasi alam ko na mas marami ako kakampi ko ng mga katagumpay dyan na magko-comment sa akin. Kasi magte-30K na tayo. 30,000 na mga katagumpay. Hello! Kamusta kayo dyan? 30,000 na mga katagumpay ko dyan. Kamusta kayo? Napakagaling nyo lahat. Mga baliw! 30,000 na tayo. Tapos, target na natin yung 50,000 tsaka 100K. Siguro sa 30K, 50K, humimigay tayo ng riding jersey. Meron tayong bagong riding jersey mga katagumpay. Papakita ko sa inyo sa susunod kong video. Pupuntahan ko yung shop na pinagpagawa natin. Okay? Okay ba yan? Mamimili tayo, may mga question tayo, kaya lagi kayo manonood. Please, hinihiling ko sa inyo mga katagumpay. Nakikiusap na ako sa inyo. Walang mag-i-skip ng ads. Okay? Para makabili tayo ng mga parts ng motor natin. Timaxi. Para mas marami sa kayo malalim. Ads, ano yung ads? Yung mga, kung nanonood kayo, may lumalabas na commercial, please, huwag nyo i-skip yun mga katagumpay. Tapusin nyo yun para magkaroon tayo ng pera. Totoo yun, magkaroon tayo ng pera at yun ang ilalagay natin. Yung perang yun ang gagamitin natin para sa mga katagumpay natin na kapag-ibawin natin na pera, tapos kapag-ibawin natin mga jersey at mga stickers. Okay? So, yun lang mga katagumpay. Maraming salamat sa pag-hindi skip ng ads. Yun ang hinihiling ko lang sa inyo. At ingat kayo palagi sa pagra-ride nyo. Tanggapin na natin, nakalapit na yung aksidente sa pagiging driver. Pero ang pagdarasal ang isa sa mga
dapat mong palaging binabaon sa ride. Kasi yun ang makakatulong sa'yo para maging safe ka. At syempre, mga rules, dapat mong lagi aralin. Okay? So maraming salamat. Ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo mga katagumpay. Sa mga bashers ko dyan, kamusta kayo dyan? Alam ko naman na magiging kakampi ko kayo kasi gusto nyo rin magtagumpay sa buhay. Maraming salamat. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace out. Ingat palagi and ride safe. Hey!